kabadis, andito na naman po ang inyong ligkod, Joe, your explorer buddy. May wish ka ba sa buhay mo na gusto mo matupad? Andito tayo sa lugar kung saan maari daw matupad ang inyong mga hinahangad, mga wishes. Gusto nyo bang mahanap nyo si loved one mo? O maari gusto mong manalo sa loto? Hello buddies, welcome to another episode of my vlog. And tunghayan natin ano nga ba ang istorya sa likod ng lugar na ito. Halina kayo at samahan niyo ako sa ating paglalakbay. Bago ko kayo dalihin sa pinaka-importanting pupuntahan natin today, hayaan nyo muna dalhin ko kayo sa mga nagagandahang lugar at siguradong magugulat kayo na kung saan isa sa mga dinarayong lugar at kilala sa ancient history at mga biblical landmark ng lugar na ito. Mga kabadis, narinig nyo na ba ang istorya ni Prophet Jonah? Na kung saan inutusan siya ng Panginoon na mag-preach ng mga salita ng Diyos sa mga Israelites. Instead, nasundin niya ang mga utos, tumakas siya. So habang naglalayag siya sa isang bangka, pinadalahan ng Panginoon ng isang masamang panahon na kung saan sinisi siya ng mga kasamahan niya doon, at sa galit ng mga kasama niya, hinagis siya sa dagat. Mga kabadis, ito po ang isang magpapaalala sa story ni Jonah. Hanggang sa lunukin siya ng malaking whale na tumagal ng 3 gabi at 3 araw sa tiyan ng whale. Yan lang ang isa sa mga kwento ng lugar ito. Pero mga kabadis, andito po tayo ngayon sa Old Joppa! Tantararantantan! Isa sa pinakamatandang antalan sa buong mundo na matatagpuan sa southwest ng Tel Aviv at katabi lang ng eto malaparaisong Mediterranean Sea. Look at this, buddy. Isang Joppa sa pinaka popular na pinupuntahan, mapalukal man yan o turista. Makikita mo dito ang nagagandahang tanawin at mga tourist attraction, katulad ng mga museum, art galleries, theaters, shopping center, na kung saan pwede kang makabili ng mga collection o mga remembrance o maari naman mga pasalubong. At kung mahilig ka naman mag road trip at kumain lang dito sa dagat habang nanood sa magandang kalangitan at pakinggan ang awit ng mga hangin sa karagatang ito, o kaya naman pwede kang kumain o mag-coffee o mag-chill lang sa tabi ng dalampasigang ito. For sure, mag-enjoy kayo sa hampas ng tubig ng Mediterranean Sea. At saka mga kabadis, kung nais nyo naman ng mag
experiment. Pwede din kayo lumangoy dito. Dahil libre lang. Maligo dito. Or kaya naman magbooting kayo or mag kayaking. Hindi lang dyan, mga kabuddies. Look at this. Makikita mo rin ang ganda ng Tel Aviv at ng malaparaisong lugar na ito. At ngayon naman po, pupunta tayo sa isa sa pinaka-importante sa isa Roman Catholic, ang lugar kung saan pinahalagahan nila ito dahil sa alaala ng disipulo ni Jesus Christ na si Peter, na kung kaya ipinangalan sa kanya ang church na ito dahil sa kanyang mga nagawa. Kung nagbabasa po kayo ng New Testament sa Bible, makikita at mababasa sa Act 9,
pahina 36 hanggang 42, at isa ito sa mga himala na ginawa ni Peter na binuhay niya ang isang namatay na babae na si Tabitha. At ito pong nasabing namatay na ito, isa din po siya sa niniwala kay Jesus Christ. At saka po, isa po siya sa mga tumutulong sa mahihirap at nagkakawang gawa. Mga kabadis, andito tayo sa Wishing Bridge na kung saan maari nga daw matupad ang lahat ng ninanais mo o wini-wish mo. Samahan niyo ako para tuklasin ano nga ba ang katotohanan sa lugar na ito. Let's go! Mga kabaris, alin ba ang sudyak sa inyo dito? Ngayon, subukan na natin pumunta sa lugar kung saan maaari nga daw matupad ang ating mga wini-wish. Halina kayo at ating iisa-isahin ang mga sudyak sa inyo at sabayan ninyo akong mag-wish. Andito tayo ngayon at sisimulan na natin ito. Ito ang Aris. At ito naman ang Taurus. At ito naman ang Gemini. At ito ang Cancer. At ito naman ang Leo. At ito na naman ang another Virgo. Ang Libra. Scorpion. Mga kabaris, dahil ako po ay Scorpion, kaya ngayon andito ako ngayon sa logo ng Scorpio para mag-wish. Subukan natin kung maaari nga bang matupad ang aking mga wishes. So mga kabadis, samahan nyo ako. Haharap lang tayo ngayon dito sa dagat para mag-wish kung ano ba talaga ang gusto natin na matupad sa mga hinihiling natin. Sagittarius naman ito. Capricorn. Aquarius. Ang isda. Ikaw kabadis, ano ba ang wish mo? Katulad nila, nag-wish din dito. Ito din. Marami tayong gustong matupad sa buhay. At sabi nga, ipanalangin pa rin natin sa Panginoong lumikha ng langit at lupa ang ating mga wishes. Nang sa ganon, siya pa rin ang mag-guide sa atin at mag-a-approve sa lahat ng mga ninanais natin. Sabi nga, may tamang panahon para sa atin lahat kung ibibigay ba talaga niya sa atin ito. At sa huli, ipanalangin pa rin natin sa Kanya na tanggapin ang ating mga panalangin at hindi tayo magbabase lamang sa mga sudyak sign na ito at mga wishes. Ito naman po ang itsura sa gabi ng ating inuntahan ngayon. Tandaan po natin na palagi po tayo magtiwala sa Panginoong lumikha sa atin dahil siya lang po ang nakakaalam sa lahat. Ipanalangin po natin palagi at hilingin sa Kanya ng taimtim na ibigay. Hindi tayo dapat aasa sa katulad nito. Pero ginagalang ko pa rin po kayo kung ano ang paniniwala nyo sa buhay. Pero para sa akin, the best thing is
ang nag-iisang Panginoon lang na naglikha sa langit at lupa at ng mga nasa paligiran natin, ang siya magdedesisyon kung matutubad ba talaga ang ating pangarap at deserve ba natin ito. Kaya sabay-sabay tayong hilingin sa Panginoong tagapaglikha ang ating mga wishes. Mga kapatid, salamat po sa panonood at sana naman po sa hindi pa nakakasubscribe sa channel ko, please pakisubscribe naman po at lagi po kayo mag-iingat. Salamat po at God bless you po sa inyong lahat.